بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلينا توكل اللهم صل على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So ngayon mga kapatid, we are discussing about the true characteristics of Ibad al-Rahman sa Surat al-Furqan number 63 hanggang matapos natin yung kahuli-huli ng Surat al-Furqan bilang isang evaluation sa ating lahat kung tayo ba talaga ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat na-realize ko lang na alam mo, during 1980s nung elementary pa ako sa Manila, sobrang napakahirap makakita ng mga naka-hijab or niqab, much more napakahirap. Pero ngayon, pag napansin mo, hindi na mahirap para sa isang Muslim, sa isang estudyante, sa isang professional, sa isang matanda na mag-wear ng abaya, kasi nga everyone is wearing abaya. Hindi mahirap para sa kanila na mag-wear ng niqab, kasi nga parang si niqab ay palatandaan na pag ikaw ay naging practicing, magninikap ka na, di ba? Pero tatandaan natin na yung Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya ibinabase yung pagiging alipin natin as a true believers, slave of Allah ar-Rahman, sa pamamagitan ng kasuotan lang. Though, hijab in niqab is a showcase, no? It's a attire to showcase our pagiging obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. But the thing that we are going to discuss right now, inshallah, bi-idnillah, bi-rahmatillah, is kung sino ba itong, ano ba yung mga kaugalian ng mga taong ito. Ito ay very specific para lang sa mga alipin ng Allah. At uulitin ko lang, ang ginamit ng Allah na pangalan niya dito out of His 100 most beautiful asma'i wa sifat, beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala, is Ar-Rahman. Dahil alam niya na yung kanyang mga alipin are prone to commit sin, diba? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'un tawwabun. Lahat tayo talaga nagkakamali, lahat tayo magko-commit ng sin, pero ang pinakamahal sa Allah is yung humihingi ng tawad. So ngayon yung Allah subhanahu wa ta'ala, ang ginamit niya na pangalan dito is Ar-Rahman, dahil hindi biro na magawa natin itong mga characteristics na ito. Sure na sure ako, kahit mayroong mga akawat dito na feeling niya na possess niya itong mga characteristics na to, still at the end of the day, ikaw ay tao, nagkakamali, nakakapag-isip ng masama. Minsan hindi mo maiwasan yung society din nagdidictate na sa'yo na maging a sinner na Muslim. Pero sinabi ng Allah, ikaw ay alipin ng Ar-Rahman, ang pinakamahabagin. Nang sa ganon, kung ikaw ay magkakamali, ikaw ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. And we all know na ang pinaka-merciful na tao dito sa mundo ay ang ating mga magulang, especially our mom. Diba? Sabi nga, kahit lahat ng tao, ituring niya yung tao na kriminal, pero hindi yung magulang mo, hindi yung nanay mo. Para sa kanya, ang anak niya ang pinakamabuting tao, kasi anak niya yun. Right? Pero ano daw ang pagkakaiba ng Ar-Rahman at saka Ar-Rafi? Yung Ar-Rafi ay when Allah want to give good things to His servant nang walang kahirap-hirap. Walang masyadong effort. Tapos ibibigay niya kung ano yung gusto niya. Pero yung Ar-Rahman, kaya pinakamahabagin yung Allah, dahil minsan may mga bagay na ayaw mong mawala pero kukunin niya sa'yo bilang isang mercy niya sa'yo. Or may mga bagay na alam niyang masasaktan ka pag hindi mo nakuha, pero hindi niya ibibigay kasi alam niya na mabuti para sa'yo. So itong Ar-Rahman na ito ay hindi lang in form of mercy, hindi lang siya in form of kindness, hindi lang siya in form of goodness, pero pwede rin siyang maging ano ba to? May mga bagay na ayaw mo pero ipapagawa sa'yo ng Allah as a form of His mercy. So, uulitin lang natin, mercy ang ginamit ng Allah, dahil kahit paulit-ulit tayo magkamali, huwag natin kakalimutan na ang Panginoon mo na Ar-Rahman ay bukas palad ang kanyang pag-accept ng ating mga repentance kung tayo ay magkakamali. So, anyhow, ano yung una? So, sabi niya, sa Surat al-Furqan, وَإِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا. Number one. Ang alipin ng Allah, ang isa sa pinaka-distinguished characteristics ng slave of Allah is when he walk on earth, he walk with dignity, with honor, and without arrogance. Right? At ito, mayroon tayong isang video dito sa Mujadidat page na talagang diniscuss natin kung sino itong hauna. Right? Naglalakad ng naka-abaya, naka-hijab, nakanikab with dignity, with honor, na ibig sabihin hindi ka nagyayabang pero may dignidad ka.
dahil maraming mga babae ngayon, sorry talaga, tabiya-tabiya, kasi baka na naman may magalit na naman sa akin, Mal. Right? Baka may magalit na naman sa akin dito. May mga babae, tabiya-tabiya, pasintabi lang po, na pag tinignan mo sila, look so righteous, pero walang dignidad sa kanilang mga sarili. When they talk to opposite sex, wala silang dignidad, wala silang kahiyan. Pero kapag naglalakad sila sa labas, akala mo, they're too dignified. Right? Kapag nakikipag-chat sa lalaking hindi niya mahram, walang hiya. Right? Kasi iniisip niya, brother ko naman to, mahal naman niya ako, mahal niya ako, pakakasalan niya ako. So it's okay na makipag-usap ako sa kanya, makipaglampungan ako sa kanya, makipag-whatever ako sa kanya, kasi after all, totoong pakakasalan niya ako. So uulitin ko lang mga anak, when they walk on earth, they walk with dignity. When they talk to someone, with dignity, with honor. May honor siya sa kanyang sarili. So sa mga kababaihan na practicing Muslim, wag na wag niyo kakalimutan na isa sa characteristics ng isang alipin ng Allah ay may dignidad sa kanyang sarili. May haya, no? Any other words ba for that, Mal, no? May haya. Mayroon siyang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Right? Mayroon siyang kahihiyan sa kanyang sarili. Kahit sabihin mo pa na wala kayong pinag-uusapan na hindi maganda ni brother. O ni brother, kahit sabihin mo pa na nag-i-entertain na naman ako kay sister kasi we're discussing about Islam. No, automatically, dapat meron kang dignidad. So, hindi itong, it's not only walking in earth with dignity, but it's also how are you going to deliver your voice while talking to opposite sex. Pag hindi mo mahram, dapat may dignidad ka. Yung ipaparamdam mo na mayroon kang honor. Kaya nga lagi kong sinasabi, don't expect anyone to love you if you don't know how to love yourself. And don't expect anyone to dignify you if you don't know how to dignify yourself. You are expecting someone to respect you. Napakakasalan kanya pero wala kang respeto sa sarili mo. Nganga ka dyan, wala kang mapapala dyan. So uulitin ko lang anak, ang unang characteristics ng isang alipin ng Allah, when they walk on earth, they walk with dignity and with honor. Right? At lahat ng mga bagay na pinapahalagahan na nakatago. Kung si Queen Elizabeth, i-shake hand ng lahat ng lalaki, hindi po pwede. Kasi pipiliin lang kung sinong pwede niya i-shake hand. Right? Kung makikipag-usap yan sa kahit sinong lalaki, hindi po pwede. Kasi Queen Elizabeth yan. Dahil siya ay dignified na babae. Ikaw, anak, you are more dignified and you are more precious and you are more honorable in the sight of Allah. Because Allah created you, Muslim women. Allah created you, Muslim men. So please, dignify yourself. Kahit lahat ng mga babae at lahat ng lalaki, okay lang sa kanila na may haram relationship, okay lang sa kanila na may kachat na hindi nila mahram. If you are indeed a slave of Allah subhanahu wa ta'ala, I'm reminding you right now that you should dignify yourself. And when you walk on earth, it should be with hauna. So, sabi nga ng mga muja, hindi siya lava walk, hindi siya tsunami walk, but it should be hauna walk. Right? Maglalakad ka ng may dignidad. At kapag nagtanong, wow, mashallah, why? Because I am a Muslim woman. Dahil ako ay isang Muslim na lalaki. Kaya pag ako ay naglalakad, it's absolutely, you are entitled as an alipin of Allah because you walk with hauna. And then number two characteristics ng alipin ng Allah, ng Ar-Rahman, hindi ko na siya palalawakin kasi meron nga tayong nagawang video for this is, وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ. When the ignorant person, the non-Muslim, the non-believers, right? When they address us with kabastusan or tinitrigger ka magalit or kapag nagtanong, alam mo na walang respeto, right? Or nag-initiate ng away, nakikipag-argument, sila man ay Shia or anumang sekta ng Islam na hindi Ahlus Sunnah wal Jamaa, particularly the non-Muslim, automatically ang sabi ng Allah, hindi ka makikisawsaw sa kanila. Hindi ka makikipag-argument sa kanila. Hindi ka uupo sa kiyapo at makikipagbakbakan para lang patunayan na ikaw ang magaling. Right? Kasi ito yung kahinaan ng mga kamusliman. Noong hindi pa nasisira ang Marawi City, subhanallah, pag-upo mo ng banggulo na lahat ng tao na makikita mo na nagsasalita na alamal ba ngayon dito, parang nagtatagisan kung sino ang magaling. Right? And pagpunta mo ngayon sa Quiapo kasi ito yung maliit na banggulo, pagdaan mo, ikaw na lang yung yuyuko dahil mahiya ka. Lalaki dito, ang laki ng boses. Bawat table, nag-argumentation. Subhanallah, hindi ito ang Islam. Right? Gusto kong i-remind ang lahat, hindi po ito ang Islam.
pwede naman po tayong mag-usap ng maayos, nang hindi nagsisigawan, nang hindi nagbabangayan, nang hindi nagpapataasan ng boses, nang hindi nagmamagaling ang bawat isa. Right? Ang in fact may isang hadith na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah garden of paradise in the center of paradise for those people who leave argumentation even kahit siya pa yung nasa tama. Right? Pero in Surah Al-Furqan, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, when the ignorant people address them with, you know, something disrespectful manner, and then they said, qalu salama, peace. Hindi ibig sabihin nun, kapayapaan brother, kapayapaan sister, di ba? Kabaka naman hindi niya maintindihan. The meaning of this is, sagutin mo ng gentleness, sagutin mo ng calmness, ng kahit na naiinis ka na, pero ikokontrol mo yung emotion mo kahit na buisit ka na. Why? Because Allah, your creator, told you that if you want to be a slave of Allah, you should be calm and remain respectful kapag nakikipag-usap sa kanila. So iwanan sila kung ayaw pa rin. Okay, peace to you, brother. Assalamu alaikum. Right? Yan yung pangalawang characteristics ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So uulitin ko lang, so sad na itong characteristics na ito ay napakalayo sa mga kamusliman. Huwag mag-alit sa akin yung mga ibang mga nagdiradaanan ko sa Quiapo. Sobrang dami nang nasasayang na time. Diba? Halos wala na itang nagagawa sa buong araw. Paglabas ng masjid, upo, cho-cho-cho-cho-cho. Right? Instead na mag-isip kung anong pwedeng gawin para sa umma. Pag nakipagbangayan ka kasi kahit nakapatid mo pa yan na Muslim, syempre magkakaroon ng sama ng loob. Diba? So nawawalan yung brotherhood. So kung ito ay ipinagbabawal sa mga non-Muslim na makipag-argument tayo, mas lalong bawal yan sa kapwa mo Muslim. So kung gusto niyo pong maging alipin ng Allah, sino mang mga kapatid natin, tabiya-tabiya, na may ganitong kaugalian, kung marinig mo to, huwag kang magalit, bagkos ikaw ay nire-remind ng Allah na stop that argumentation, because absolutely hindi yan ang kaugalian ng isang alipin ng Ar-Rahman.